Anong oras na, mga grade 10? Tama! Oras na to be always on time. It's Araling Panlipunan time! Naniniwala tayo na mag-aaral na Valenzuelanos ay advocate ng Project Watch. We advocate time, consciousness, and honesty. Magandang umaga, mga grade 10, bago natin simulan ang ating aralin sa umagang ito, narito ang ilang mga paalala. Ihanda ang inyong batayang module na matatagpuan sa quarter 4, week 4, sagutang papel at panulat. Makinig at manood ng mabuti sa ating talakayan at kung mayroong katanungan, maaaring gamitin natin ang ating chat box sa ilalim ng may respeto at paggalang. Handa ka na ba muling matuto? Tara, simulan na nating alamin, tuklasin at alungkatin ang mundo ng kontemporaryong isyu. Ang paksang ating tatalakayin sa umagang ito ay tungkol sa mga organisasyong nagtataguyod sa karapatang pantao. Samantalang ating layunin sa pagkatuto ay nasusuri ang kahalagahan ng pagsusulong at pangangalaga sa karapatang pantao sa pagtugon sa mga isot hamong panlipunan. At ang ating tiyak na layunin ay napahalagahan ang aktibong pakikilahok ng mamamayan batay sa kanilang taglay na mga karapatang pantao. Mga grade 10, sa nakaraang aralin, binigyang pansin ang mga karapatang pantao na dapat taglayin ng isang mamamayan. Tinalakay din sa bahaging iyon ang mga ginagampanan ng mga karapatang ito upang maging aktibong mamamayan na maaring tutugon sa mga isyu at hamon ng ating lipunan. Sinasabi ang pag-iit ng mga karapatan ng mamamayan ay itinuturing na esensya ng lumalawak na pakahulugan ng mamamayan. Binibigyang pansin dito ang kapangyarihan ng mamamayan para maging aktibong nakikilahok sa ating lipunang ginagalawan. Halina at simulang suriin natin ang mga taglay na karapatan ng bawat taong ito na nagmula sa kontekstong historikal patungo sa mga instrumento ng pagiging aktibong mamamayan. Tinalakay din sa nakaraang paksa ang mga karapatang pantao. Kabilang ang pagkakabuo nito ay ang mga sumusunod. Andyan ang kontekstong historikal ng Universal Declaration on Human Rights, andyan din ang Bill of Rights, at ang paglalagom ng mga karapatang pantao na tinutukan sa nakaraang aralin sa ating batayang module. Sa puntong ito upang simulan natin ang ating malayang talakayan, ating isagawa ang maikling gawain. Ang gawain ito ay tinatawag nating suri larawan. Sabay-sabay nating suriin ang larawan at ihanda ang sarili sa mga pamprosesong tanong. Unang tanong, tungkol saan ang larawang inyong sinuri? Mahusay, ang larawan ay tumatalakay sa malaking problema o suliranin sa mga paglaban sa karapatang pantao. Ikalawang tanong, bakit mahalaga na maprotektahan ang karapatang pantao? Magaling! Mahalaga na maprotektahan ang ating mga karapatan para na rin sa ating kalayaan. Ito'y pagpapahalaga at paggala ng tao sa kanyang kapwa, pati na rin sa kanyang sarili. Sa puntong ito, ating ipagpapatuloy ang malayang pagtalakay patungkol sa mga organisasyong nagtataguyod sa karapatang pantao at mga karapatan ng bata. Grade 10, sinasabing malaki ang bahaging ginagampanan ng mga organisasyong nagtataguyod sa mga karapatang pantao. Sa tulong ng mga mamamayan at ng pamahalaan, naka-iimpluwensya ang mga pandaigdigan at lokal na sabang ito upang magkaroon ng isang lipunang nagtataguyod ng tinatawag nating karapatang
Pantao. Maraming organisasyon sa iba't ibang paling ng daigdig ang binuo upang itaguyod ang mga karapatang pantao at tuluyang wakasan na ang pagmamalabis sa mga karapatang ito. Bagamat may mga kanya-kanyang pamamaraan at may partikular na kasapin ng lipunan, ang pinagtutuunan ng pansin, nagkakaisa naman ang mga samang ito sa pagsasagawa ng mga kampanyang magbibigay proteksyon sa mga karapatang pantao na maaring magpalakas sa kanilang kakayahang tiyakin ang pag-iit ng mga mamamayan sa kanilang mga karapatan. Karaniwan sa matatagumpay na pandigdig ang samahang nagtataguyod ng mga karapatang pantao ay nagmula sa mga NGO or non-governmental organization kung saan pinangungunahan ng mga karaniwang mamamayan at hindi na mga opisyal ng pamahalaan ang samahang ito. Tara, isa-isahin natin mga grade 10 sa umagang ito ang ilan sa mga tanyag na pandaigdigang organisasyong nagbibigay proteksyon sa karapatang pantao. Simulan natin sa Amnesty International. Ito ay isang pandaigdigang kilusa na may kasapi at taga-suporta umaabot sa mahigit 7 milyong katao. Ang motto nito ay, "It is better to light a candle than to curse the darkness." Pangunahing adikain nito ang magsagawa ng pagsaliksik at kampanya laban sa pag-aabuso ng mga karapatang pantao sa buong daigdig. Gayun din ang mabigyan ng katarungan ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Aktibo ang organisasyong ito sa Pilipinas. Tingnan naman natin ang Human Rights Action Center or HRAC. Itinatag ito ni Jack Healy na isang kilalang human rights activist. Naging tagapagtaguyod ito ng mga karapatang pantao sa buong daigdig at nagsilbing boses ng mga walang boses at tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa buong daigdig. Nakipag-ugnayan din ang HRAC sa mga pinuno ng pandaigdigang singing tulad ng musika, teatro, pelikula at maging printed material upang maipalaganap ang kahalagahan ng karapatang pantao. Samantalang ang global rights, ang pangunahing layunin nito ay maitaguyod at pangalagaan ang karapatan ng mga taong walang gaanong boses sa lipunan maging sa pamahalaan. Pinalalakas din nito mga aktibong kalahok ng samahan na itala at ilantad ang mga pang-aabuso sa karapatang pantao at makapagtaguyod ng mga reformang patungkol sa karapatang pantao at makapagbigay ng serbisyong legal. Samantalang Asian Human Rights Commission or AHRC ay itinatag naman ito noong 1984 ng mga tanyag na grupong aktibo sa pakipaglaban para sa karapatang pantao sa Asia. Layunin ng samahang ito na magkaroon ng higit na kamalayan tungkol sa karapatang pantao at pagsasakatuparan nito sa buong Asia. Samantalang African Commission on Human and People's Rights ay isang quasi-judicial body na pinasinayaan noong 1987 sa bansang Ethiopia. Layo nitong proteksyonan at itaguyod ang karapatan ng tao at magbigay ng interpretasyon sa African Charter on Human and People's Rights. Tandaan mga grade 10 sa Pilipinas, ang Commission on Human Rights or CHR ang may pangunahing tungkulin ng pangalagaan ng mga karapatang pantao ng mga mamamayan. Kinikilala ang CHR bilang National Human Rights Institution or NHRI sa ating bansa. Nilikha ito ng Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas alinsunod sa Section 17 ng Article 13. Narito ang ilan sa mga mahalagang detalye patungkol sa Commission on Human Rights. Nagkakaloob ang CHR ng mga pangunahing programa at serbisyo upang maprotektahan ang karapatang pantao ng bawat Pilipino. Ilan sa mga ito ay pagdodokumento at pangasiwan ng mga reklamo tungkol sa paglabag sa karapatang pantao, pagbigay ng tulong at serbisyong legal sa mga biktima, pagsubaybay sa kalagay ng mga piitan at rehabilitation center kung may kaso ng paglabag sa karapatang pantao, at pagsasagawa ng mga forensic at medico-legal service.
Binibigyang tuon din ng CHR ang iba't ibang programa, estratehiya at advocacy campaign upang higit na makapagbigay ng impormasyon at aktibong makalahok ang mga mamamayan sa pangalaga ng mga karapatang Pantao sa ating bansa. Tandaan, Grade 10, maliban sa CHR, naging aktibo rin ang ilan sa mga non-governmental organization sa pagtataguyod ng mga karapatang Pantao ng mga Pilipino. Tara, isa-isahin natin. Una, ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates or PARA, tinatag ng alyansang ito noong 1986 at nilahukan ng mahigit sa 100 organisasyon mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nilalayo ng PARA na itaguyod, pangalagaan at isakatuparan ang tunay na karapatan. Samantala, ang Philippine Human Rights Information Center or PhilRight ay isang organisasyon na nakarehistro sa SEC mula pa noong 1994. Konektado ito sa United Nations, Department of Public Information or UNDPI at sa UN Economic and Social Council. Samantalang ang Karapatan, Alliance for the Advancement of People's Rights, ito ay alyansa ng mga individual, organisasyon at grupo na tinatag noong 1995. Itinataguyod at pinapangalagaan ito mga karapatang Pantao sa ating bansa. Ilan sa mga programa ng alyansa ang magkaroon ng mataas-antas ng pamalayan ang mga mamamayan sa kanilang mga karapatan. Samantala, ang Pre-Legal Assistance Group or PLAG ay isang pambansang grupo ng mga human rights lawyer na nagtataguyod at nangangalaga ng mga karapatang Pantao. Itinatag ito noong 1974 ni na Jose W. Jocno and Lorenzo Tanyada Sr. at Joker Arroyo. Ilan sa mga advokasya ng PLAG ay ang paglaban sa pag-uusig sa mga individual, sa kadahilan ng politikal at pang-aabuso ng militar. Samantala, ang Task Force Detainees of the Philippines or TFDP ay tinatag noong 1974. Sinimulan ito ng may adhikayang matulungan ng mga political prisoners. Nagkakaloob din ang samahan ng suporta legal, pinansyal at moral sa mga political prisoners at ng kanilang mga kapamilya. Binabati ko kayo mga grade 10 dahil natapos mo nang malaman ng iba't ibang organisasyong pandaigdig at ng lokal na siya nagbibigay proteksyon sa mga karapatang Pantao. Ngayon naman, dadako tayo sa paksa patungkol sa karapatan ng mga bata. Mahalagang bahaging ito dahil magkakaroon ka ng malawak na pag-unawa sa mga karapatan para sa katulad mo na isang bata. Nakatuon din ang maraming pamahalaan sa iba't ibang panig ng daigdig at maging ang non-government organization or NGOs para sa maigting na pagbuo at pagpapatupad ng mga hakbang upang mapangalagaan ang mga karapatan ng mga bata. At ayon sa United Nations Convention on the Rights of the Child or UNCRC, tumutukoy ang mga children's rights o mga karapatan ng mga bata sa mga karapatang Pantao na individual na may gulang 17 pababa, maliban sa mga bansang may sariling batas sa pagtukoy ng tinatawag nating legal age ng mamamayan ito. Ang mga karapatang ito ay kailangan ng mga bata upang magkaroon ng mabuti at ligtas na buhay at mahubog ang kanilang kakayahan upang magtagumpay sa buhay at maging yaman ng bansa sa hinaharap. Dagdag pa rito, bawat bata, anuman ang kasarian at katayuan sa buhay, ay nararapat at taglay ang mga karapatang ito. Narito ang mga buod ng mga karapatan ng mga bata batay sa United Nations Convention on the Rights of the Child. Article 1, paglalahad sa kahulugan ng bata. Article 2, pagbibigay diin sa pagkakapantay-pantay ng bawat bata anuman ang kanyang lahi, kultura, relihiyon, kakayahan o kalagayan sa buhay. Article 3, pangunahing pagbibigay ng pansin sa nararapat na kalagayan at kapakanan ng mga bata sa pagtakda ng mga batas at polisiyang makakaapekto sa kanila. Article 4, pagtatakda ng pamahalaan ng tungkulin ito
na tiyakin ang paggalang, pangangalaga at pagpapatupad ng mga karapatan ng mga bata. Article 5, paggalang ng pamahalaan sa mga karapatan at tungkulin ng mga pamilya na turuan at gabayan ng kanilang mga anak na matutuan ng wastong pagganap sa kanilang mga karapatan. Samantala, narito naman ang mga sumusunod na karapatan ng mga bata na inilahad sa Article 6 hanggang 40. Tara, isa-isayin natin. Magkaroon ng ligtas at malusog na buhay at legal at rehistradong pangalan, nasyonalidad, manirahan at maalagaan ang kanilang mga magulang. Magkaroon ng karapatang magpahayag ng kanilang saloobin at magkaroon ng tinig sa mga pagpapasyang makakaapekto sa kanilang buhay. Magkaroon ng karapatan sa pag-alam ng impormasyong makakabuti sa kanilang kalusugan at pagkatao, kalayaan sa pag-iisip, pananampalataya, pribadong pamumuhay at paglahok sa mga organisasyon. Magkaroon ng proteksyon laban sa lahat ng pang-aabusong pisikal, sexual at mental, gayon din ang child labor, drug abuse, kidnapping, sale at trafficking. Magkaroon ng espesyal na karapatan sa pangalaga ng mga ampon, refugee o biktima ng digmaan o kaguluhan, may mga kapansanan at naapasuhan sa paglabag ng tinatawag nating batas. Magkaroon ng mabuting pangalagang pangkalusugan, standard of living, edukasyon, libangan, maging paglalaro. Samantala, bilang panguling paksa na ating tatalakayin sa umagang ito ay naglalayong ipaliwanag ang kaugnayan ng ating mga karapatan sa ating pagiging mamamayan ng isang estado. Inaasahan sa pagtatapos ang paksang ito ay magagamit natin ng wasto ang ating mga karapatan para sa ikabubuti ng ating bayan. Kakibat ng pagkamamamayan ang mga taglay nitong karapatang pantao. Inilahad sa saligang batas ng 1987 ng Pilipinas ang mahalagang karapatang sibil, politikal, ekonomiko, sosyal at kultural na nararapat na itaguyod ang pamahalaan para sa mamamayan ito. Ang katipunan ng mga karapatang ito ay nagsisilbing pundasyon ng Estado sa paggawa ng mga batas at polisiya upang palakasin at mapangalagaan ang pagkamamamayan ng mga Pilipino. Sa pagkilala ng pamahalaan ng mga karapatang pantao ng mamamayan, naging tungkulin nito na ipagkaloob ang paggalang sa bawat individual, proteksyon laban sa pang-abuso ng mga karapatang ito, at pagsagawa ng mga positibong aksyon upang lubos na matamasa ng mamamayan ang ginhawang dulot ng mga karapatang ito. Ang mamamayan ay may iba't ibang antas ng kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng kanilang mga karapatang pantao. Makikita mga antas ito sa ating huling pagtalakay na nakabatay sa Facilitators Manual on Human Rights Education noong 2003. Antas una, pagpapaubaya at pagkakaila, walang pasubaling pagpapaubaya sa mga paglabag ng karapatang pantao. Antas ikalawa, kawalan ng pagkilos at interes, may limitadong kaalaman tungkol sa mga karapatang pantao, ngunit may pagtanggi o kawalan ng interes na igiit ang mga karapatang ito dahil sa takot, panganib o kakulangan sa pag-unawa ng mga kondisyong panlipunan, ekonomiko at politikal na bansa. Antas pangatlo, limitadong pag-uusa. Kakikitaan ng pagtataguyod ng karapatang pantao, paghanap ng mga solusyong gamit ang karaniwang pamamaraan tulad ng paglalahad ng reklamo. Antas ikaapat, militants, pagsasarili at pag-uusa. May kamalayan, aktibo at malayang pagtatanggol sa karapatang pantao sa pamamagitan ng matatag at sama-samang pagsisikap. Binabati ko kayo mga grade 10 dahil tiyak marami kayong natutunan at nalaman ng mga impormasyon sa ating naging talakayan ngayong umaga. At bilang panguli, tandaan natin ang mga sumusunod. Ang Universal Declaration of Human Rights or UDHR, isa sa mga pinakamahalagang dokumento sa kasaysayan ng pagkakaroon ng karapatang pantao.
Ito ay sinulat ng mga representatives o kinatawan mula sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ito ay nabuo at ipinroklama ng United Nations General Assembly sa bansang Paris noong 10 Disyembre taong 1948. Ilan sa mga nilalaman ng UDHR ay ang mga sumusunod. Una, lahat ng tayo malaya at pantay-pantay. Ikalawa, ang lahat ng tayo may karapatang mabuhay. Ikatlo, ang lahat ng tayo may karapatang huwag makaranas ng diskriminasyon. Ikaapat, ang lahat ng tayo may karapatang lumaban sa pang-aalipin. Ikalima, ang karapatang pantao ng isang individual at pinoprotektahan ng batas. Samantala, ang kahalagahan ng UDHR ay ang mga sumusunod. Una, ito'y mahalaga sapagkat ito'y nagsisilbing dokumento ng mga karapatang pantao. Ikalawa, ito'y basihan ng mga karapatang pantao na mayroon ng isang bansa. Ikatlo, ito'y nagbibigay halaga sa buhay ng mga tao. At bilang panghuli, narito naman ang ating maikling pagsasanay. Tukuyin ang mga sumusunod na pahayag kung ito ba ay tama o mali. Maaring gamitin ang chat box sa ilalim upang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Halika, simulan na natin. Ang unang pahayag ay, ang African Commission on Human and People's Rights ay isang quasi-judicial body na pinasinayaan noong 1987 sa bansang Ethiopia. Ano kaya ang tamang sagot, grade 10? Tumpak, ang tamang sagot ay tama. Basahin naman natin ang ikalawang pahayag. Ang Amnesty International ay isang pandigdigang kilusan na may kasapi at taga-suportang umaabot sa mahigit 7 milyong katao. Ang motto nito ay, it is better to light a candle than to curse the darkness. Ano kaya ang tamang sagot, grade 10? Mahusay, ang tamang sagot ay tama. Narito naman ang ikatlong pahayag. Ang Philippine Human Rights Information Center or PhilRights ay isang organisasyon na nakarehistro sa SEC simula pa noong 1994. Konektado ito sa United Nations Department of Public Information at sa UN Economic and Social Council. Ano kaya ang tamang sagot, mga grade 10? Magaling! Ang tamang sagot ay tama. Narito naman ang ikaapat na pahayag. Inilahad sa saligang batas ng 1987 ng Pilipinas sa mahalagang karapatang sibil, politikal, ekonomiko, sosyal at kultural na nararapat na itaguyod ng pamahalaan para sa mamamayan ito. Ano kaya ang tamang sagot, grade 10? Tumpak, ang tamang sagot ay tama. Narito ang huling pahayag. Ang pangunahing layunin ng global rights ay itaguyod at pangalaga ng karapatan ng mga taong walang gaanong boses sa lipunan at pamahalaan. At kaya ang tamang sagot? Mahusay, ang tamang sagot ay tama. Binabati ko kayo, grade 10, dahil nasagutan ninyo na may husay at galing ang ating maikling gawain. Bilang pagkatapos, narito naman ang inyong takdang aralin para sa susunod na pagkikita. Una, anong tinatawag na political na pakikilahok? Ikalawa, anong mga karapatang political na ginagarantiyahan ng ating saligang batas na ayon sa Article 5 ng saligang batas ng 1987? Narito naman ang mga sanggunin ating ginamit sa pagtalakay batayang module sa kontemporaryong issue, www.google.com at brainly.ph. Bago ako magtapos, mga grade 10, sa ating pag-aaral, lagi nating isapuso ang Project Watch. Dahil naniniwala tayo na mga batang Valenzuelanos ay advocate ng Project Watch. We advocate time, consciousness, and honesty. Muli po ako po si Ginong Reni N. Jose ng Mapulang Lupa National High School, ang naging guro ninyo sa kontemporaryong isu. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!